Magandang buhay mga kapatid. In this video, ibabahagi ko naman sa inyo ang best food, mga pagkain na pwede kainin at makakatulong makagamot sa fatty liver. At para sa top 10 mabisang halamang gamot para sa fatty liver, ilalagay ko ang link sa baba. Papaya. Pwede ang prutas, buto, at pwede rin ang pinakuluang dahon ng papaya. Dahil sa bisa nito makatunaw ng fats, makakatulong ito para ma-reduce ang fats sa liver. Garlic. Ang garlic ay nagtataglay ng sulfur compounds na nakakatulong sa liver detoxification. Saluyot, alugbati, malunggay, pichay, o madadahong gulay o leafy greens na matataas sa antioxidants, vitamins, minerals, at beneficial sa liver health. Saging. So, pwede rin ang saging, lalong-lalo na ang lakatan, kantong. Magandang source ito ng potassium, vitamin B6 na tumutulong sa overall health ng liver. Avocado. Ang avocado ay mayaman sa mga sangkap, compounds, na nakakatulong upang ma-reduce ang fats sa liver, ini-improve ang liver function. Beneficial din ang mga pagkain na kalamansi, tinatanggal nito ang toxins, fats. Green apple, beneficial ito sa cleansing process ng liver. Pomelo, nililinis ang liver. Strawberries, mataas sa antioxidants, anti-inflammatory. Kasama din dito ang broccoli, cauliflower, cabbage. Parehong beneficial sa liver detoxification. Carrots, turmeric, beneficial para sa liver function at mataas sa anti-inflammatory. Luya, anti-inflammatory, antioxidant, nire-reduce ang inflammation, nag-i-stimulate ng digestion at ini-improve ang bile flow. Kasama rin dito ang nuts and seeds, healthy fats, mataas sa antioxidant, na beneficial sa liver function. Pwede rin pamalit ang patatas or kamuti sa kanin. Make sure na least starchy ang kainin. Olive oil, maaari itong ipamalit sa unhealthy oil. Kailangan din ng maraming protein para maayos ang metabolismo at ma-boost ang liver function. So katulad ng itlog, tofu, munggo, mga nuts, pwede rin ang peanut butter. Beneficial din ang mga pagkain na mayaman sa omega-3 para ma-support ang detoxification at liver health. Katulad ng salmon, isda, kalabasa, fish oil, oatmeal, sibuyas, pinya, at hindi rin bawal ang pag-inom ng coffee. Generally, ang kailangan lang natin tandaan, gawing major portion, mas damihan ang kakaining gulay at prutas, iwasan ang mga processed at refined na mga pagkain, mag back to basic, at napaka-importante ng pag-inom ng maraming tubig dahil ang tubig ang pangunahing nakakatulong para malinis, ma-detoxify ang katawan, mailabas ang fats, cholesterol, at mga unhealthy substances sa katawan. Narito naman ang iba pang pwedeng gawin, mga natural remedies para tuluyang gumaling. Unang-una, mahalagang magpa-check up, ipa-laboratory or ipa-ultrasound ang atay para matumbok ang kondisyon bago gumawa ng remedy o solusyon para maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kapag napabayaan ang fatty liver, maaari itong mauwi sa mas madalang sakit. So katulad ng cirrhosis na pwedeng mauwi sa liver failure. Ang fatty liver ay may dalawang major causes. So una, dahil sa mga kinakain, mga mamantika, matatamis, processed at refined foods. Pangalawa, dahil sa alak. Ngunit marami sa atin ang hindi alam na ang sugar ay isa sa pangunahing problema sa ganitong kondisyon. Una, bilang mga Pilipino, mahilig tayo sa kanin at matatamis na pagkain. Madalas mas malaki o mas marami ang portion ng kanin kumpara sa kinakain gulay at prutas. Ang kanin once ma-digest ay nagiging sugar.
Ang mataas na pagkonsumo ng sugar ay dahilan ng diabetes at obesity. Ang insulin ay nag-iimbak ng taba o isang fat-storing hormone, kaya nagkakaroon ng fatty liver. Mangangailangan tayo ng tatlong major solution. Una, kailangan mag-cleansing diet. Sa loob ng tatlong buwan, tatanggalin ang mga toxic at unhealthy na pagkain o inumin. So, unang kailangang tanggalin, alak. Pangalawa, mga pagkain na ginagamitan ng unhealthy oil o tinatawag na bad fats, mga pagkain na mamantika, piniprito, kasama na rin dito ang mga karne na matataba o masisibo. Pangatlo, tatanggalin din ang kanin, tinapay, o mga processed and refined grains. So, katulad ng mga pasta, donuts, pizza, burgers. Panghuli, kailangan rin tanggalin ang matatamis na pagkain o inumin. So, kailangan ito mapalitan ng mga pagkain na nakatutulong para malinis ang atay, matanggal ang fats. Mga pwedeng pamalit sa sugar or healthier alternative for sugar, stevia, commonly known as candy leaf o mas kilala as natural sweetener, at isang healthier alternative for sugar. Ang stevia ay isang maliit na halaman na tumataas ng 30 to 60 centimeters, namumulaklak ng maliliit at kumpul-kumpul na kulay puti. Pinapatubo ito from cuttings. Maaari ding gumamit ng buto. Ang stevia ay zero calories, matamis, ngunit hindi nagpapataas ng blood sugar, at mayroon itong antioxidant at anti-diabetic effect. At base sa mga ginawang bagong pag-aaral, ang pagkonsumo ng stevia ay positibong nakakatulong para ma-regulate ang pag-elevate ng liver enzymes at nagre-reduce ng fat sa liver. Nagtataglay din ito ng malakas na antioxidant na tumutulong para maiwasang mauwi sa mas malalang sakit sa atay. Ang stevia ay isa sa pangunahing nirerekomenda ng mga doktor para sa mga taong may health issues as natural sweetener, at isa rin ito sa mga halamang gamot na maikonsider na safe dahil ito ay aprobado sa US Food and Drug Administration. Maaaring gamitin ang sariwa na dahon. Pwedeng direktang ihalo sa tea o coffee. Ideal ito gawing powder para ma-preserve at mas madali ihalo sa mga pagkain o inumin na gusto mong lagyan ng tamis. So, ipatuyo lang ang sariwang dahon ng stevia. I-blender hanggang sa maging powder at ilagay sa malinis na lagayan. Maaari din ito ilagay sa tea bag para walang sapal. Pangalawa sa major remedy, mag-fasting. Pwedeng mag-intermittent fasting. Isa sa maaaring gawin, mag-skip ng isang meal. Ideal ang hapunan. Maaari ding every other day para may time ang liver na malinis at mag-heal naturally. Pangatlo, mag-ehersisyo ng marahan para makabawas ng taba at timbang. Paalala, iwasan ang mabigat at drastic na pag-ehersisyo para maiwasan ang pag-build up ng taba sa atay. Sana ay makatulong. Muli, ang purpose ng video na ito ay pang-informational at hindi ito pamalit sa mga medical experts' advice and treatment. Maraming salamat sa panonood and may God bless us all.